Welcome po muli mga kababayan sa ating pong munting YouTube channel, ang Nerds TV 51. Pag-usapan po natin ngayon mga kababayan, ito pong kay Alice Goo. Paano nga po ba nagsimula itong kaso ni Alice Goo? Kung natatanda niyo po mga kababayan, nagsimula po ito noong pong mayroon pong isang Vietnamese na nakatakas po mula po dito po sa Baopo compound na kung saan po nandito nga po ito pong Pugu Hub. Ito pong Baopo compound mga kabayan ay nasa likuran lang po ito ng munisipyo po ng Banban, na kung saan nga po ay mayor nga po itong si Alice Goo. Bakit po na-involve dito si Alice Goo sa kasong ito? Kasi nga po mga kababayan, ito pong Baopo compound ay pag-aari din po ito ni Alice Goo, na kung saan nga po ito pong Vietnamese na to na nakatakas po doon ay nakarating po ang report sa PAOK. Ang pangyayari po niyan mga kaibigan, nung nakatakas po itong Vietnamese na to sa compound ng Baopo, ay nakarating po ito sa katabing farm din, na kung saan ang farm na ito ay pagmamayari po ito ng isang Filipino-American. At doon nga po ito nakahingi ng tulong ito pong Vietnamese na ito. At yung may-ari na to ng farm na ito na Filipino-American, ang siya naman pong nagpaabot, nag-report sa PAOK. At nung nakatanggap nga po ng report itong PAOK, ay dito nga po ay nagsimula po sila ng nag-set po sila ng operation para puntahan nga po itong Baopo compound dito po sa bayan ng Banban, Tarlac. At yun nga po, noong pong March 13, 2024, dito na nga po ito nagsimula. Nang pumunta na itong PAOK upang magsagawa ng operation para readyin yung pugo na to dito po sa Baopo compound, ay dito po ay nakita nila rito ang iba't ibang klaseng matataas na kalibre ng armas. At dito rin po ay may narisko po sila ng mga trabahador ng mga foreign national. Kaya ito dito na po ito nag-umpisa nung inimbestiga na ito. Sa pangunguna na nga po ni Senator Risa Hontiveros at Senator Win Gatchalian. Ito pong scam hub na to ay dito po pala isinasagawa ang online scam mga kababayan. Dito po isinasagawa yung tulad po ng love scam, na kung saan nga po ito pong mga empleyado na to ay kanila pong pinapaibig ito pong kanilang mga magiging biktima. At kapag nahulog na po ang loob ng kanilang mga nagiging biktima, ay dito na nga po nila sisimulan yung hihingian na po nila ito ng pera. At kung hindi naman ay kanila itong hinihikayat na mag-invest ng pera,
o kaya'y mag-imbest ng cryptocurrency dito po sa nasabing Sunyu and Technology Incorporated. Ito po ang pangalan ng Pugo Hub na na-read dito po sa Baupo Compound sa Bamban Tarlac, mga kababayan. Pagka ito pong mga empleyado ay nahulog na ang loob, yun nga, hihingian na nila ito ng pera, hihikayatin na mag-invest ng pera at crypto, kaya ng cryptocurrency, doon na sisimula nila ang pang-i-scam. Pero ang hindi naman maganda rito, mga kababayan, ito rin pala ang mga empleyado na ito ay mga biktima rin. Sila po yung mga na-recruit na pinangakuan ng trabaho, pagkatapos doon pala dadalhin sa lugar na yan upang doon po ay sapilitang pagtrabahuin. Ayun nga, yung sinasabi nilang lahat ng klase ng pang-scam, saka pinapagawa po ito sa kanila. At pag hindi po sila nakakuota dahil kinukutahan po sila, grabe ang kanila pong sasapitin sa mga sindikato na to. Nandun po yung bubugbugin po sila, parurusahan at tinutorture. Yan po ang inaabot ng mga nagtatrabaho doon. Katulad na nga po nitong isang Vietnamese na nakatakas nga po doon. Buti po't nakatakas po siya. At nakahingi nga po ng saklulo at nakarating ito sa Philippine Anti-Organized Crime. Sa pag-iimbestiga nga po, dito na nga po nakalkal. Nalaman na itong si Mayor Alice Goo ay posibleng mayroon koneksyon dito sa Pugo. Dahil sa bukod po sa siya po ang may-ari ng compound na yon, siya din po ang nagpapasahod sa mga tao roon. Kaya dyan na po nagsimula ang investigasyon at nakalkal na rin yung kanyang tunay na pagkatao. Dahil sa una pong mga investigasyon, mga kababayan, nung inimbestigahan po si Alice Goo, na itinatanggi niya naman na dahil nga sa investigasyon na lumilitaw na itong si Alice Goo ay maaaring isa daw pong spy ng China. Dahil sa mga balita, sa investigasyon, siya po ay walang record. Nagkaroon lang po siya, wala po siyang record sa eskwela, hospital, maging birth certificate, wala po siya. Nagkaroon lang po daw ito ng birth certificate noong 17 years old na siya. Pero yung bagong balita po, mga kaibigan, dati po ay nakalagay 17 years old siya nung nagkaroon ng birth certificate. Yung huli pong investigasyon ay lumilitaw ang tunay niyang edad, 19 years old na po siya nung nagkaroon siya ng birth certificate, nung nag-apply nga po ng late registration ito pong kanyang ama na si Angeli Tugo. Ang kasamaang palad, ito po palang si Angeli Tugo ay nagsinungaling siya doon sa kanyang pag-a-apply. Nilagay niya doon sa birth certificate ni Alice Goo na si Alice Goo ay Pilipino. At sinabi rin ni Angeli Tugo, nilagay niya doon sa birth certificate na kanyang ama na siya ay Pilipino rin. Oh. Kaya yun po ang naging nagkaroon ng pagkalito ngayon itong mga kababayan natin. Kaya
sinikap na sinasaliksik ito. Patuloy na inibestigahan sa pangunguna nga po ni Senator Riz Antiveros at ni Win Gatchalian para lumitaw po yung totoo. Kung anong klase nga bang pagkatao meron itong si Alice Go. Ito pa sa investigasyon. Sinasabi ni Alice Go niya siya daw po ay simpleng tao lang. Simpleng tao lang daw si Alice Go. At sinasabi niyang ako ay Pilipino, hindi po ako spy. Gaya po ng ibinibintang sa kanya. Sa pag-imbestiga dito, malalaman natin kung simpleng tao nga lang po ba si Alice Go, mga kababayan. Ito po, lumitaw sa imbestigasyon na si Alice Go po ay mayroong 16 na sasakyan. Ah? Ang dami nito. Bakit ang dami ng sasakyan niya, no? At ang iba po rito, mga kababayan, ay mga luxury car. Mamamahaling wow. Sasakyan po ito. Ang bawat isa po ata nito ay ang presyo nito ay hindi po bababa ng 4 milyon ang bawat isa. Ayan po mga kababayan, ganyan po kasimple ang buhay ni Alice. Mayroon din po siyang 3 dump truck na ang bawat isa ay nagkakahalaga naman ng 2 milyon. Yung 3 dump truck, bali 6 milyon po yun mga kababayan. Itong matindi, motorcycle mga kababayan. Alam niyo po ba kung magkano ang presyo? 11 million, grabe. Wow. Ganyan. Ayan po pala ang sinasabi ni Alice Go na simpleng tao lang siya. Motorcycle, 11 million po ang halaga. Grabe. Ito pa, mayroon siyang chopper na nagkakahalaga po ng 60 million. Pesos? Wow! Ganyan, ka po, ganyan po talaga kasimple ang buhay ni Alice Go, mga kababayan. At mayroon siyang cash in bank na 200 million. Woo! Mga kababayan. Ayan po, nung makalkal na po ang kanyang mga ari-arian. Pero mga kababayan, ito pa lang si Alice Go, ay bago po pala siya pumasok ng politika, ay isa na pala siyang incorporator at major shareholder po sa 11 kumpanya. Simula po 2010. Pero dito po, lumabas sa investigasyon na dalawa po dito sa kanyang mga incorporator ay mga sangkot din sa largest money laundering. Saan po ito? Sa Singapore, mga kababayan. Ibig sabihin, itong dalawang kasama niya na corporate po, incorporator niya ay mga wanted sa Singapore. O maaaring ito pong mga kasama niya ito ang nagpapasok din ng pera dito sa puguhab niya. Grabe. Grabe ang mga mga gawain hindi maganda nangyayari dito po sa puguhab na to. Na kung saan po ay sa loob mismo ng compound ng Bao po at ito po ay pag-aari ni Alice Go at ito po ay nasa likuran lamang ng kanyang munisipyo. Tapos tulutang di po siya, wala po siyang alam.
Hindi po siya konektado sa pugo na yan. Sa imbestigasyon po mga kababayan, noong itinatayo pala ang pugo hub na ito, siya rin pala ang lumakad ng lahat ng mga papeles para po may tayo ito. Oh, tapos sasabihin niya, wala po akong alam dyan. Kaya dito po mga kababayan, talagang ayaw man natin, pero lumalabas talaga na si Alice Go ay talaga pong nagsisinungaling. Oh, hindi po ba mga kababayan? Lahat na lang ng mga importanteng bagay na dapat niyang matandaan, sinasabi niya, hindi niya na daw po maaalala. Kaya dapat talaga dito sa pugo na to mga kababayan, dapat iba na ito sa ating pambansa. Kasi po, marami po ang mga nagiging biktima. Kawawa po yung mga nagiging biktima po nila. Yung mga nai-scam. Nare-recruit ng mga illegal recruiter. Illegal detention. Biro mo yung mga nagtatrabaho doon, mga kababayan. Sa ibang bansa ata. Mayroon din pugo doon sa hindi ko alam kung anong bansa yun. Yung mga nagtatrabaho daw po doon, minsan hindi po pinapakain. Oh, buti naman ata po dito sa atin, itong mga ano, medyo pinapakain naman. Kaya lang eh, pagka hindi po nakaano ng kota, grabe, inotorture ang abot. Kaya nga po mga kababayan, ito nga pong si Senator Win Gatchalian, na inais niya pong magkaroon ng DNA test. Ito pong si Alice Guo at ito pong si Winnie Lin na sinasabi niya na maaaring ito po ang kanyang biological mother para lumitaw po ang totoo na baka nga po talaga ito ang kanyang tunay na ina. Ito po mga kababayan, panoorin po muna natin ang naging pahayag ni Senator Win Gatchalian tungkol po kay Winnie Lin. Lumabas sa dokumentong hawak ni Senator Sherwin Gatchalian ang pangalan ng isang Chinese national na posibleng biological mother o mano ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Bukod pa yan sa posibleng co-warranto case ng Office of the Solicitor General laban sa alkalde. Mina po na naman daw si Senator Sherwin Gatchalian sa dokumento ng pig farm ng pamilya Go. Makikita raw dito ang pangalan ng Mayora, dalawa niyang kapatid, ang ama nilang Chinese at isang Winnie Lin. Sila rin ang incorporators ng embroidery shop ng pamilya Go. Family business niya, itong si Winnie, nandoon lahat eh. No, consistent nandoon si Winnie. At yung tinignan namin ng travel records, yung tatay niya, si Go Jang Jong, at si Winnie traveled 170 times in a span of 6 years. So, madalas silang bumabiyahe as a couple. Personal analysis ko, baka ito yung biological mother niya. She's Chinese citizen. Based on the Bureau of Immigration records. Galing sa Bureau of Immigration. Oh, yan nga po mga kabayan, ang naging payag ni Senator Win Gatchalian. Pero ito po siguro ay hindi na po mangyayari na magkaroon po sila ng DNA test. Bakit po? May mga balita pong lumabas na ito daw pong Winnie Lin at si Angelito Go ay wala na po dito sa ating bansa. Ito na ay naka-escape po na po mga kababayan. Kaya po sa ngayon, sa pagpapatuloy po ng investigasyon, hindi man po malinaw sa ngayon kung anong klaseng may pagkatao ito pong si Alice Go. Isa lang po ang nakikita natin na malinaw, na ito pong pugo, scam hub, sa kanyang compound, ay nagsagawa ng mga illegal na gawain. Tulad nga po ng human trafficking, illegal detention, illegal recruitment, at scamming operation. Ayan po ang
ating nakita sa ngayon. Na nangyari po ito, mga krimen na ito, sa loob po mismo ng kanyang compound. Sa lugar na kung saan po ay kanya pong nasasakupan. Ayan po ang malinaw na ating pong nakita. O kaya po mga kababayan, hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa muli po nating pagkikita. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe niyo po ako mga kababayan. At huwag na rin pong kalimutan, i-click ang notification bell para po maging updated po kayo sa mga videong lalagyan po, bibigyan po natin ng mga reaction. Hanggang sa muli. Ito po ang Nerds TV 51.